Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Yo, what's up? Baby, let's go! Hey, hey, hey! Kumusta po kayong lahat? And welcome sa isa namang episode ng ating mahiwagang show. This is Sessions with Sir Romel. And ako po si Sir Romel. And makakasama nyo ngayong, di ko alam kung gabi sa inyo, basta sa amin, gabi to, araw, I don't know. Para sagutin ang question for the day. At ang ating question for the day ay, kung halimbawa, sa tinagal-tagal ng panahon, biglang nag-friend request sa'yo si ex, ano ang gagawin mo? Tatanggapin mo ba o hindi? Ayan. So kung ikaw po ay may opinion sa bagay na yan, don't forget to comment down below. And syempre, bago tayo magpatuloy, don't forget to like this video and subscribe to our YouTube channel. Ang YouTube channel natin is Sessions with Sir Romel. Ayan. And syempre, pag clinic nyo yan, huwag nyo na rin kakalimutan yung bell button para notified ka kapag may mga susunod tayong episodes. Ayan. Bago tayo magpatuloy, shout out muna. Yahoo! Ayan. Shout out muna tayo sa ating mga Team Survey kanina. Ibig sabihin, sila yung mga nakisawsaw sa ating survey kaninang umaga. Yung question natin nilabas natin kanina umaga, sila yung mga sumagot. Kung ikaw nanonood ngayon ay gusto mo ring maging part ng ating community, ng ating mga sessionistas, like mo rin po sa Facebook yung ating official Facebook page, Sir Romel. And makipag-interact ka po doon. Kapag may mga questions tayo, sagutin mo po yun. And babasahin po natin yan sa mga episodes natin with special shoutout, syempre. And speaking of shoutout, eto na. Shoutout tayo kay Rhea Elaine Torres Garcia, kay Brian Jade Barcelona Simalova, kay Ella Bolima Bermundo, kay Jeremy Esquilio Mahinay, kay Jonathan Barsaga, kay Angelica Ariola, and kay Sheena May Bueno Espanyol. Maraming salamat sa inyo sa pagiging part ng Team Survey. And sana po, di ko alam kung paano, pero sana someday mapasalamatan ko kayo in person. Ayan, so eto na, diretso na tayo at babasahin natin ang mga comments ng ating mga sessionistas. Yo, what's up? Baby, let's go! Ayan, unahin na natin ang comment ni Rhea Elaine Torres Garcia. Sabi niya, depende kung talagang feeling ko okay na ako, o naka-move o na kami parehas, bakit hindi? Di naman masama makipagkaibigan sa dating nakaibigan. Depende na lang kung di maganda ang breakup ninyo. Ayon, depende kung di maganda. Isipin mo na lang, ha. Isipin mo na lang kung naghiwalay kayo eh nagbabatuhan kayo. 'Di ba? Nag-aaway talaga kayo. Tapos biglang nag-friend request. Parang ang awkward naman na i-accept mo 'yon, 'di ba? So, nagdedepende pa rin 'yon sa kung paano kayo naghiwalay. So, 'yan ang sabi ni Rhea Elaine Torres Garcia of Makati City. Diretso tayo kay Brian Jade Barcelona Semalova. Sabi niya, oo naman sir, accept ko pa. Kasi kahit iniwan at sinaktan niya ako, hindi naman yun dahilan para hindi i-accept ang request niya sa akin. Tsaka sabi nga, diba, tanggapin mo na lang ang katotohanan na hindi kayo para sa isa't isa. Huwag mainip, magtiwala lang. Ayan, yan ang sabi ni Brian Jade Barcelona Semalova. Maraming salamat. Diretso tayo kay Ella Bolima Bermundo. Ayan, sabi niya, maybe yes, maybe no. Depende kung naka-move on na siya sa ex niya. Kasi di naman agad-agad nakakahanap, di ba? Kahit mahaba na ang panahon. Kung grabing sakit ang naramdaman mo nung nag-break kayo, lalo na kung walang closure na naganap sa inyong dalawa, lalo na kung ang pagkatao mo na ang naapakan niya, at kung masakit pa para sa kanya na makita niya ang mukha ng taong pinagkakatiwalaan niya at minahal. Yun. Sabi nga, sinaunang comment is,
Depende kung paano kayo naghiwalay. Okay? Next tayo. Maraming salamat, Ella. Si Jerry May Esquilio Mahinay. Sabi niya, naman sir, kasi matagal ng panahon ang lumipas. Kaya wala ng dahilan para hindi i-accept. So, nakamove na to. Nakamove na tong taong to. Next tayo, sabi ni Jonathan Barsaga, yes naman sir, parang napaka-immature. Parang napaka-immature naman kung friend request lang di mag-accept. Pwede. It's a matter of, you know, it's a matter of mindset, it's a matter of maturity rin lang naman. Rin naman. Kung talaga naka-move on ka na and you're just okay with the setup na tawag dito na magkausap kayo, why not, diba? Sabi ni Angelica Ariola, depende kung may ex ka. Siyempre naman. Next tayo. Sabi niya, for me, yes, kasi past na yung sakit na naramdaman mo sa kanya. And if naka-move on ka na, wala ka ng problema. Tanggapin mo na lahat. Na ipakita mo sa kanya na masaya ka kahit wala siya sa buhay mo. Ano sabi? Wala siya. Kaya mong mabuhay nang wala siya. And if makipag-comeback siya, you need to reject it daw. Dapat masaya ka dahil iniwan ka niya kasi nawalan ka ng taong di kakayang mahalin. Eh siya, nawalan siya ng taong nagmamahal sa kanya. Sino ang nawalan? Next, sabi ni Sheena May Espanyo. It depends, sir. Kung siya ang nang-unfriend sa'yo, huwag mo na i-accept. Oo naman, syempre. Alam mo na, parang awkward naman nun. Siya na yung nang-unfriend. Parang kapal din ang mukha, no? Siya nang-unfriend. Siya pa ngayon yung mag-friend request. Okay ka lang. sabi niya, depende kung siya na nang-unfriend sa'yo, wag mo na i-accept. Pero kung ako, tatanggapin ko pa din? Gulo mo rin, ha? Pero kung ako, tatanggapin ko pa din. Hindi na din naman masakit. Tsaka may pinagsamahan din. Ayun. So, it all depends on you. Diba? So, eto na. Magbibigay naman ako ng aking sariling opinion sa pinag-uusapan nating question. Ang question natin is, halimbawa, sa tinagal-tagal ng panahon, biglang nag-friend request sa'yo si ex, ano ba ang gagawin mo? Sa akin, personally, hindi ko po i-accept. Kahit maganda yung pinaghiwalayan namin, kung hindi maganda yung pinaghiwalayan namin, it doesn't matter. Sa akin, hindi ko i-accept. Why? Let me explain. May asawa na po kasi ako. Siyempre, kapag may karelasyon ka na, and sa tingin mo, nahanap mo rin lang naman si forever, wag na. Wag mo na i-accept. It's not, hindi siya, ito, don't get me wrong, hindi siya tungkol sa'yo. Hindi siya dahil masasaktan ka, maaalala mo yung past. No, hindi yun. It's a matter of respect. Respeto sa jowa mo ngayon. Respeto sa asawa mo ngayon. Respeto sa karelasyon mo ngayon. Isipin mo na lang anong mararamdaman nila kapag nalaman nila, na balitaan nila, nakita nila na may komunikasyon kayong dalawa. Hindi man niya sabihin, pero sigurado, nasasaktan yan. So no, para sa akin, kung may karelasyon ka ngayon, nag-friend request si ex, No, my friend. Sabi nga ni Kong TV, no, my friend. Diba? So, hindi pa. Para hindi sar sa akin, hindi. Pero, kung ikaw single din lang naman, and sa tingin mo, kaya mo nang i-accept yung risk na yon na makita siyang muli, makausap siyang muli, hindi na babalik yung mga masasakit na alaala, depende sa lagay ng puso mo, why not? Diba? O, malay mo, yan na yung second chance na hinahanap ninyo. Na nag-umpisa sa friend request. So, again, bago tayo magtapos, it all depends on you. Yo, what's up? Baby, let's go! Sesh. Ayan, maraming salamat po sa panonood ng video na ito. Sana po napulutan mo to ng kahit konting aral, kahit kaunti lang na aral. Sana may napulot ka dito sa video na to. And kung hindi naman masyadong kabigatan sa'yo, don't forget to like, comment, and subscribe sa channel natin para lumaki-laki yung grupong ito, lumaki-laki yung channel natin. Maraming salamat sa lahat ng mga nakasubscribe na. Sa mga hindi pa nakasubscribe, like, comment, and subscribe. And please don't forget to click that notification bell. Marami pa tayo mga pag-uusapan sa susunod na araw. This has been Sir Romel, and makita-kita tayo sa susunod na video. Bye-bye!